kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kilala sa pangalan na The Marksman of Death o kung sa wikang Espanyol ay Tiradores de la Muerte. Sila ang mga nooy elite forces ng sandatahan ng Pilipinas sa pamumuno ni General Antonio Luna. Dahil sa nakapag-aral sa Europa si Luna para sa mga taktika sa pakikipaglaban, naisip niya na bumuo ng grupong tutugon sa pakikipagdigma sa mga Amerikano nang sumiklab na ang digmaan. Ito ang grupong mas angat sa mga ordinaryong mga kasundaluhan ng panghimagsikang hukbo ng Pilipinas o kung tawagin ng mga Espanyol ay Ehercito Revolucionario Pilipino. Sanay na sa pakikipagdigma ang grupong ito dahil ito ay mga Pilipino na naging sundalo ng bansang Espanya noon. Unang nasubok ang galing ng mga Tiradores na ito nang sumabak sila sa digmaan sa Bagbag at Pampanga noong Abril 25 hanggang 27 taong 1899. Sinalubong nila ang puwersa ng mga Amerikano sa ilalim ng pamumuno ni General Arthur MacArthur Jr., ang ama ng sikat na general ng Estados Unidos na si Douglas MacArthur. Sa pangalawang pagkakataon matapos ang labanan nila sa Malolos noong March 31, 1899 ay muling nag-cross ang landas ng dalawang magagaling na general ng kani-kanilang bansa, si General Arthur MacArthur ng Amerika at General Antonio Luna ng Pilipinas. Sa labanang ito, nagkaroon ng respeto ang mga Amerikano sa Tiradores de la Muerte ng Pilipinas dahil sa angking galing nila sa pag-asinta ng kanilang mga rifle, naging maingat ang mga Amerikano sa kanilang pagsalakay. December 18, 1899, nangyari ang hindi inaasahan ng mga Amerikano, pangyayaring nakaukit na sa kanilang kasaysayan sa pananakop nila sa Pilipinas. Nabaril at napatay ng Tiradores de la Muerte na nagngangalang Bonifacio Mariano si Major General Henry Lawson ng Amerika. Isang tama sa dibdib ang tinamo ng general na agad itong ikinamatay. Bago pa man mangyari ang pagkamatay ni General Lawson, ay nakasulat pa ito patungkol sa mga kalaban nilang Pilipino. Ayon kay Lawson, ang mga mandirigmang Pinoy ay ang mga pinakamatatapang na tao na kanyang nasaksihan. Hindi niya patas ang sitwasyon ng mga Pinoy kontra sa mga Amerikano sa labanan dahil kulang ito ng mga armas. Walang kaalam-alam sa taktika ng pakikipagdigma, walang mga kanyon at kulang sa mga bala. Dahil sa naging epektibo ang mga Tiradores sa labanan, muling nagbuo ng isa pang espesyal na unit si General Luna at inatasan ng isang nagngangalang Rosendo Simon Pajarillo para pamunuan ito. Tinawag nila itong Los Bandoleros. 10 tao lang ang naging miyembro ng sabing grupo sa umpisa. Isang araw matapos ang kanilang umagahan ay inutusan ni Luna si Colonel Kerry na maghanda ng mga baril at bala para sa nasabing 10 katao. Ang misyon, kumuha ng mga baril sa Malinta, isang kilalang baluarte ng mga Amerikano. Sumunod sa utos ni Luna ang mga Los Bandoleros at naging matagumpay ang kanilang ginawang misyon. Nakabalik ang 10 miyembro na walang nigalos sa katawan ni isa sa kanila. Dahil dito, mula sa 10 miyembro dinagdagan pa ni Luna ang mga Los Bandoleros hanggang sa umabot na sila ng 50. Dahil sa naging epektibo ang mga binuong special forces ni Luna noon, mula sa Tiradores de la Muerte hanggang sa Los Bandoleros ay nagdagdag pa ulit ng isa pang espesyal na unit sa digmaan si Luna at pinangalanan niya ang mga ito ng Guardia Negra. Ang grupong ito ay binubuo ng 25 miyembro sa pamumuno ng isa sa mga paboritong sundalo ni Luna na si Teniente Garcia. Sorpresa ang pag-atake ang estilo ng mga Guardia Negra. Matapos ang kanilang pag-atake sa mga kalaban, ay kanilang nililisan ang lugar para bumalik agad sa kampo. Gustong gusto ni Luna ang estilo ng grupong ito, kaya siya ay nagmungkahi kay Teniente Garcia na dagdagan pa ang bilang ng mga Guardia Negra. Pero hindi ito tinanggap ng tinyente at sinabing sapat na ang bilang ng kanyang mga tauhan.
Ayon kay Jose Alejandrino, Chief Army Engineer ni Luna at isa sa mga paborito niya, matapos raw magbitiw sa pagkahineral si Luna bago ito pinatay, ay wala na raw siyang narinig na balita patungkol kay Teniente Garcia at sa grupo niyang Guardia Negra. Ilang miyembro pa kaya ng mga elite forces ang naitayo ni General Luna kung hindi lang ito pinatay ng mismong kalahin niya ang mga Pilipino? Siguro ay hindi lang nila naintindihan ang pagkamadisiplina ni Luna kung kaya't marami ang nagkimkim ng sama ng loob sa kanya nang sila'y ipinahiya at dinisiplina niya. Niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.